Hello! Ako na naman po si Emily, ang inyong komadrona. Andito naman po ako para magbigay sa inyo ng pre-departure tips sa mga aalis. Oo, ikaw! So mag-uusap tayo ngayon sa mga pre-departure tips na binibigay ko sa iyo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe! So ito na ang mga pre-departure tips na may sishare to sa inyo. Of course, first tips is make a checklist of things to bring. Of course, mas maganda po kung may listahan po kayo ng mga bagay na dadalhin nyo sa pag-alis nyo. So, kunyari po, may mga lista ka kung may ilan yung bagahe mo, ilan yung mga hand carrying na baggage mo. So, mas maganda po kung prepared ka po. So, next po is prepare your luggage. Of course, po, kailangan po natin i-prepare yung luggage natin bago tayo aalis. So, mas maganda po kung naka-prepare po yung mga luggage nyo para wala na po kayong makakalimutan. So, next is rest well before your departure. So, mas maganda po kung nakapagpahinga po kayo bago po yung araw na pag-alis nyo. Of course, dapat po masarap po yung tulog nyo. Tapos po, hindi po kayo pagod. Siyempre, of course, para pagdating ng araw na iyon is alive na alive po tayo. So, mas maganda po yun. So, next is wear appropriate clothes. Of course naman po, pupuntahan pa natin ang Saudi Arabia. So, dapat po, proper po tayo ng clothes na susuotin. Alam nga naman po tayo, kunyari po, bestida lang, hindi naman po maganda yun. Kasi po, dapat po, sa pupuntahan nating lugar, mag-respect din po tayo sa culture nila kung ano po yung hindi dapat sa mga dapat sa lugar na yon. So, next is, dapat po maaga po tayong dumating sa airport. Of course naman po, dapat po maaga tayong dumating kasi po, mas maganda po 3 hours before yung flight. So, mostly yung flight nila may start ng 9 a.m. So, dapat 6 a.m. or before noon, nandun na po kayo sa airport para hindi po tayo mapag-iwanan ng aeroplano. So, additional tips po natin sa travel tips natin is kailangan po may mga listahan kayo ng mga contact number ng inyong mga tatawagang importanteng tao. Of course, kunyari po sa agency nyo, so dapat may mga number po kayo bago yung pag-alis nyo. Kasi hindi po natin alam, baka may mangyayari po doon sa airport. So at least may info tayo or may contact number tayo sa kanila para ma-inform sila sa mga kunyari, mga ganitong problema, ganun. So dapat may mga contact number tayo. Syempre, kasama na yung family natin. So dapat may mga contact numbers tayo. So next po, ito po isa po itong pinaka-importante po sa isang traveler po. Lalo na kung ikaw, first time ka magta-travel, so kailangan alam mo to. Huwag kang tumanggap ng kahit anong luggage na galing sa ibang tao. Of course, alam nyo naman po ngayon na marami po mga manloloko. Siyempre po, dapat maging aware ka, dapat maging handa ka na sa mga ganyang bagay. So dapat may ako kasi naisip po talaga na may mga ganyan talaga ng tao. So, dapat maging aware ka. So, next is mahalaga din po to, maglagay ka ng marka sa bagahe mo para mas madali mo siyang makita. Kung nyari, nasa arrival ka na, so, sa arrival ka na baggage mo, so, mas alam mo na kung saan doon yung bagahe mo kasi may marka ka. Or mas maganda din, lagyan mo na lang ng name mo, contact number, ganon. Mas maganda din yun. Kasi nagawa ko din yun. Mas madali din. So, tips ko lang. Mas maganda din yung ganon. So, next is, doon naman tayo sa baggage info. So, sa baggage info, depende po sa airlines na sasakyan nyo kung ano po yung allowed nila na bagahe for your luggage or your para sa hand carrying mo. So, usually, sa hand carry po, dalawang bags po yung ina-allowed nila. Sa baggage naman, usually din po, 25 kilos lang yung ina-allowed nila. So, mas maganda kung nagpakilo ka na doon sa
sa bagahe mo. Kasi kung hindi, tas ang dami mong bagahe, mahihirapan ka kasi maiiwan talaga yung mga excess na bagahe mo. So wala kang choice kundi iiwan yun. So mas maganda na alam mo na yung kilo ng bagahe mo para of course yung wala kang maiwang gamit doon sa airport. Ito dapat alam nyo to kasi importante itong alam nyo to. Yung files nyo po, huwag nyo po ilagay sa baggage nyo. Please lang po, huwag nyo ilagay sa baggage nyo. Ilagay nyo po sa hand carry nyo. Kunyari may backpack ka, so ilagay mo dun kasi nawala yung bagahe mo. So, mahihirapan ka doon kasi ano yung files mo, dyan mo nilagay. So, mas mabuti po na nasa hand carry mo na yung mga files nyo. Kasi importante po yun. So, isang tip din po na mas maganda po, huwag na po kayo magdala ng maraming damit kasi makakabili naman po kayo dito. Mas maganda po, ito po mahalaga ha, mas maganda po talaga to na tip na galing pa po sa sister ko. So, nakatulong to ng malaki sa akin. Mas maganda po, magdala kayo ng mga grocery na galing sa Pinas. Yes po, magdala po kayo ng grocery na galing sa Pinas. Yung ginawa ko sa isang bagahe ko, lahat yun puro grocery. So, alam nyo pa po, mas maniwala kayo at sa hindi, nakaabot pa siya ng 3 months sa akin. So, mas maganda po na magbumili kayo ng mga grocery kasi hindi naman po natin alam pagdating doon. Mas mabuti nang, syempre, nag-adjust pa tayo sa pagkain nila. So, mas maganda po yung mga may dala po tayong mga pagkain galing sa Pinas. So, may mga primary documents na kailangan po natin dalhin pagpunta po natin sa airport. Huwag na huwag po natin kakalimutan yun. Unang-una na po dun ang passport niyo po. Kasi OEC niyo po, yung Overseas Employment Certificate niyo po. Importante din po yun, nadalang-dalan niyo yun pagpunta niyo ng airport. Copy of Employment Contract. Of course po, dapat alam nyo kung ano po ang trabaho sa pupuntahan yung lugar. So kasi, itatanong lang nyo ng immigration kung ano po yung trabaho nyo. So dapat alam nyo po yun kasi kung hindi nyo po alam, so magkakaproblema po kayo. Kasi aalis kayo tapos hindi nyo alam kung anong trabaho nyo. So dapat alam nyo po yun. PIDO Certificate. So PIDO Certificate is needed din po. Confirmed plane ticket. So pag confirmed plane ticket, nakikita mo doon na doon talaga o yun na talaga ang araw na yun yung flight nyo. So, importante din po yun na dalang-dala din nyo po yun. So, besides po sa primary documents, may secondary documents din po tayo like yung mga TOR natin, yung mga hinihingi ng agency natin. Pero huwag po kayo mag-alala kasi alam ko po talaga natutulungan kayo ng agency nyo. Naka-file na yan lahat na mga things na dadalhin nyo or mga files na dadalhin nyo na ipapakita sa immigration. So sana po nakatulong po sa inyo ang video na ito at lalo na po sa mga first timer na aalis po sa ating bansa papunta po dito sa Saudi. Sana po may aware tayo at sana po lagi tayong handa sa lalo na po sa pagpunta natin sa ibang bansa. So good luck po sa inyong flight at welcome po kayo dito sa Saudi Arabia. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe dahil bago ka pa lang sa channel na to, so please subscribe! And don't forget to like, share, and pwede rin po kayong mag-comments below kung ano po yung gusto nyo malaman sa aking trabaho dito sa Saudi, sa aking, kung ano po mga tips na gusto nyo malaman. Moments later. So yun na po, gusto ko po mag-thank you po sa lahat po ng nag-like and nag-subscribe at nanonood po siyempre ng first vlog ko. Sobrang saya ko po kasi hindi ko akalain na magugustuhan nyo kasi bisaya naman ko, uy, kaya natatakot ako ba na dawi ako magsalita, syempre. So ito isa itong open ano sa akin na it's another journey ba? So, kinakabahan ako talaga nung una. Pero, thank you po talaga sa lahat ng friends ko. Syempre, ng family ko na andyan po nakasuporta sa akin. So, thank you po. Lalo na po sa mga nagsubscribe. Salamat po. So, thank you kay Ate Tokyo Connection. So, Bisaya siya. So, may ano din siya. May vlog din siya. So, sana i-like nyo din po siya tsaka i-subscribe nyo din po siya kasi maganda din po yung mga vlog niya.
So, sa lahat po ng mga bagong YouTubers, thank you din po sa lahat ng mga nag-like talaga at nag-message sa akin. Nagpapasalamat po akong lahat sa inyo. See you next time sa vlog ko. Keep on watching!